What is up, mga kabutingting? Meron po tayong bagong dating dito. Acer. Ang problema, no, ano to, may charge po siya, nagcha-charge, pero pag pinress power button, walang response. So, check natin. Check natin siya. Yan. So, built-in power button sa keyboard. Check muna natin yung kanyang ano. Yung charger. So, may idea na ba kayo kung anong problema nito? Try natin buksan ang ating power supply. Test natin yung output. Meron siyang 0 amp. Yung current niya is 0. Try natin press yung power button kung may magbabago. Kung may makikita tayo. Pressing the power button. So, wala. Wala tayong nakikita ang power. Yung current natin, still ganun pa rin. So, ayun. Yung current natin, 0. Pag bipress natin yung check nyo, bipress ko yung power button, dapat gagalaw yan. So, pinress ko na yung power button, wala pa rin. Any idea kung anong problema nito? So, ang model ng laptop natin is Acer Aspire ES14. So, ayan, nasa video naman, makikita nyo na. Ano to? Intel Celeron. Naka 4GB yung memory niya. 500 gig yung hard disk. So wala tayong power na nakukuha when we press the power button, and no response. Hindi siya nagre-response pag pinipress si power button. So meron na tayong mga nagawang ganito. Hopefully madali lang. Try natin itong buksan. Actually, tinanggal ko na yung ano nito. Tinanggal ko na yung mga screw para mas madali na nating buksan. Tanggal na yung mga screws nito, mga kabutingting, mga tropa natin dyan. Tanggalin natin itong... CD-ROM. So sana, hopefully ano lang, basic lang, hindi tayo mahirapan. Sana hindi motherboard.
Ito na siya. Tanggal natin yung battery. Tanggal na yung battery niya. So, no power siya, di ba? So, yung power niya is nanggagaling kay power button. Pag pinipress natin, dapat magbibigay siya ng power sa board. So, try natin siyang buhayin. Pero, tanggalin natin yung ano. Reset muna tayo ng BIOS. Basic muna tayo. Kaya natin siyang buhay. Yung 0 ampere pa rin. 5, 6, press natin yung power button. So, wala. 0 ampere pa rin. Pag pinipress natin si power button, wala pa rin siyang response. So, lapit natin yung ilaw. And when we press the power button, we don't have a response. So, nireset na naman natin yung CMOS battery niya. Punta naman tayo dito sa keyboard niya. Tanggalin natin si keyboard. Rekta tayo kay keyboard. Dito tayo mag-press ng power button niya. So, ayun, wala pa rin siya. Wala tayong yun. Nakita nyo ba nag-ilaw siya? Bumagsak tayo ng 162. Tingnan natin yan, kabuting-ting 0.1. Ayan, nagra-run siya. Pero may ilaw na rin siya. 0.3. So dapat meron na to. Ayun, meron na siya, mga kabuting-ting. Buhay na siya. Wait lang. Tapag natin tong camera. Mapapansin niyo siguro, baka ayan, diyan naman nakita na. May ilaw na siya, di ba? Ayan, nakalagay mga kabuting-ting na bootable device. So, pagka ganito, nabuhay na siya. Alam na kung anong problema nito. Hindi umiikot yung fan niya, pero iikot to pag na-sense niyang mainit na yung processor niya. So yun, mga kabuting-ting.
buhay na yung ating ginagawa. Try natin uling patayin. Mapatayin ko ulit, ha. Tapos, press natin ulit si, ano, si keyboard. Yung power button, direkta tayo sa motherboard. Ayun, oh. Umilaw siya, oh. Tingnan natin dito sa screen. Nag-restart. Ayan, umilaw ulit. 0.15. 0.2, 0.18, 16, 15, so yun, nabuhay na. 0.3, yan, buhay na siya mga kabuting-ting. So dito, ang tingin ko naging problema ng computer natin, kung bakit hindi siya nagpa-power, dahil pag pinipress natin yung power button is yung keyboard. Kasi yung power button ni keyboard, ang power button ni laptop is built-in siya kay keyboard. So once na yung keyboard ay may problema, may possibility na yung power button niya hindi siya magpa-function ng normal. So pwedeng mabuhay, pwedeng hindi. So yun, based dito sa nagawa natin, is meron na siyang display. Try natin ilagay yung lahat ng ano niya, parts niya, yung hard disk. Try natin i-assemble. Yung ano nito, yung keyboard nito is papalitan na lang natin. So hindi ko na maipapakita sa inyo kung paano natin siya papalitan. Maybe the next video gagawa tayo ng video how to replace ng keyboard nito. So, kasi ngayon wala akong stock ng ano ng keyboard, so kailangan natin mag-order kay supplier. Then yung pagre-replace ng keyboard, other video 'yon. So sa ngayon, nabuhay na natin and assemblein ko lang para i-test natin lahat. Patayin muna natin 'to. Assemblein lang muna natin. Assemblein muna natin. So far, pagka mga ganong case kasi, pag ang power button naka built-in sa keyboard, most probably pagka hindi nag-work yung, pag walang power, pwedeng ang problema nun is yung keyboard talaga. So, kailangan nating replace yun. Yan. So, si keyboard, di na natin ikakabit kasi papalta naman natin yan. So, pag kinabit pala natin ito, matatakpan si keyboard. Matatakpan si keyboard. Mga kabuting-ting, hindi na natin siya mabubuhay. Pag kinabit natin ito, hindi yung ano lang kakabit natin? Yung hard drive niya, hard disk niya, para makita lang natin kung working. Lagyan natin ng tape para di mahulog yung ito. Tapan lang muna natin kasi hindi naman natin may sasarado to. So ang gagawin lang natin is isolate lang natin. Tingnan natin kung mabubuhay siya. So kasi
pag nilock natin yung ano, yung back casing niya, ang mangyayari, hindi natin mapipress yung power button sa ano, sa board. Dito, check natin. Try natin sa ano, sa battery kung mabubuhay siya. Or probably baka si battery nito is lobat din. Lobat ang battery. Yung charging na. So, try natin buhayin. Yan. Nag-reset. Tingnan natin kung may makakapasok sa Windows. Yan na, nabuhay na siya. Nabas ng Acer logo. 0.4. Yan, so naglalaro lang siya doon. Ayun, umiikot na. Umiikot na siya. Nakakita niyo ba yung logo? So, yun o. Umiikot na yung logo niya. Ito. So, magpapasok na yun sa Windows. Antayin na lang natin. Naka Intel Pentium kasi ito eh. Intel Pentium ba? Intel Celeron? Intel Celeron yung specs niya kaya medyo mabagal. Tapos hindi pa siya naka SSD. Ayun, buhay na siya mga buting-ting. Hindi pala gumagana yung keyboard. Halika natin gamit tong keyboard na ito. Ay, hindi, wag na. Subukan din natin, baka may gumana. So yun, nakapasok na tayo sa Windows. Hindi ko siya mabaliktad mga kabuting tingin kasi wala tayong cover ng case eh, yung back cover. So sa ngayon, okay na to. At least nakita na natin na nabuhay. Yung keyboard nito is gawa na lang tayo ng another video para paano mag-replace ng keyboard. But so far, buhay na. Wala na tayong problema. So yun mga kabuting ting, siguro dito ko na i-end yung video. So kasi buhay naman po siya. Buhay na. So ayun. Yung fan niya hindi pa rin umiikot kasi hindi pa siya ano, hindi pa siya ganun kainit eh. So iikot 'yan. Mag-automatic 'yan na iikot pag na-sense niya ng sobrang init ng processor niya. So yun. Sa ngayon, goods na siya. Buhay na. So, happy na si customer natin. Siyempre, happy na rin tayo. Buhay na natin eh. So, yun mga kabuting ting. Salamat sa panonood nyo. And, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pwede po kayong mag-subscribe para po marami pa po tayong gagawin video. Yun lang po. Maraming salamat and ingat po tayong lahat. Bye-bye.